guys, welcome, welcome dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Welcome po sa aking channel. Ako pala si Jansky, vlog po. Para po sa lahat ng mga gustong magkaroon ng channel at para sa lahat ng mga gustong magkaroon ng 1,000 subscribers, napakadali lang ba para magkaroon po tayo niyan? Siyempre hindi. Dahil po ako, isa naranasan ko po yung magkaroon po ng uyatan sa pagkakuha subscriber. So, paano po ba gumawa ng YouTube channel? Ito lang po yung aking masasabi at mga advice ko pa lang po sa mga nagsisimula pa lang sa kanilang channel. So, gumawa po tayo ng ating channel based sa kung ano po yung ating content na pwede pong gawin at i-upload po sa ating channel. So, una pa lang is bawa po tayo ng mga videos na napaka-iksi po. Mga example is, ang videos po na gagawin natin is nasa 15 na second lang or 20 second, yun, napaka-iksi, o 1 minute. Gumawa po tayo niyan ng mga videos na yan na example, introduction, yan. Tapos is, bakit tayo gagawa po yun ng mga videos na napaka-iksi? Kasi po yun po yung videos na yan, is yun po yung gagamitin natin para sa pagpa-play ng mga magsasubscribe po sa atin. Kasi po, guys, pag gumawa po tayo agad ng videos na halimbawa, nasa 20 minutes, 15 minutes, so napakahaba, mahirap po tayong dikitan. Kaya gumawa po tayo ng videos talaga ng pakiksip. Kasi ang pumasok sa ating bahay, example, is mag-sub to sub tayo, is mabilis lang po tayo lapitan. So, ano pa bang gagawin natin para madali lang talaga ang pagkuha ng 1,000 subscribers? So, ito lang po gagawin natin. Umikot lang po tayo sa mundo ni YT. So, kung ano makikita po natin doon na mga nagla-livestream, maliit man o malaking bahay po, is pwede natin puntahan. Yung sinasabi pong maliit na bahay is maliit lang po yung mga subscriber count, yung maliit lang po talaga yung umatid na kanilang live stream. Tulad sa akin po is di naman po ako kalagi ang bahay kasi kakasimula ko lang po naman sa mundo ni YT. Kaya share ko lang po ang aking karanasan o para mabigyan po kayo ng tips kung ano po, bakit na hits ko po yung 1,000 subscribers. O, diba? Kasi October po nag-start talaga ang aking channel. So, update ko lang yun, February, April po, 2 months lang, is na-hit ko na po yung 1,000 subscribers. Kaya yun. Paano po ba tayo pumunta sa mga channel na nag-livestream? So, makikita naman natin po yan sa ating channel kung ano po doon yung mga, kung sino pong mga naka-livestream. Punta tayo po doon at pagdating doon sa kanilang channel, so ano po gawin natin? I-shout out po natin yung host at saka huwag kalimutan yung mag-thumbs up. Kung tawag na thumbs up is mag-like. Like po natin na anilang live stream kasi po is mapapansin po tayo ni host yung mga nagsasalita doon. Kung ay tayo is example, pagdating muna sa live channel, siyempre sabihin mo, hello host, shout out ng Bugabonga and then thumbs up na. Siyempre, tap mo muna, thumbs up mo muna yon. Pagkatapos noon is shout out mo po yung lahat po ng mga nandun at saka kung pwede, shout out mo po sila at puntahan mo po yung mga nandun sa live stream na umatin. Huwag mo na pong hintayin na ikaw ang puntahan. So, pwede mo dun sabihin sa kay host sa nagsasalita dun na host, pa-jacket naman po. Kasi may mga channel talaga na hindi basta-basta nabibigay agad-agad ng jacket. Pag halimbawa, is bago ka lang pumunta sa kanilang bahay. Depende po yun sa may-ari ng channel sa nagsasalita po doon kung magbigay po ng jacket. So, ang gagawin mo is para mapuntahan ka at huwag kang maghintay po na ikaw ang pupunta doon. Kasi bakit? Paghintayin mo po na ikaw ang pupunta is mahirap po. Dapat unahan mo na talaga ang lahat ng mga nandun, puntahan mo kanilang bahay at hanapin mo ang kanilang mga videos na napaka-iksi. Napaka-iksing video po, panoorin mo. Tapos, napuntahan mo na, huwag mo na kalimutan mag-comment. Ipi-play mo po ang kanilang video at mag-comment ka po doon based sa kung ano po yung mga videos na napanood mo. Example, ang napanood mo po doon is nasa dagat, di ba? May barko, yon. Ngayon, kung ano nakita mo doon, yun ang i-comment mo, yung tamang bakas na tinatawag nila. Yun, tamang bakas lang po at saka medyo ababaan ang comment kasi minsan is na-spam po tayo. Kaya minsan isip natin, hindi na tayo nabinalikan ng pinuntahan nating bahay kasi po yung mga comment na kinoment po natin doon is mali po at hindi tugma po sa napanood natin. At saka iwasan lang po yung mag-comment ng isang word kasi maaari po tayo ma-spam talaga. So, napuntahan na panood muna ka ng videos at saka nag-comment ka na po doon based sa iyong napanood, huwag kalimutan ang kanyang bahay is baka kalampagin. Yung kalampagin na natawag yan, ila-like, subscribe mo. Subscribe mo po. Kasi mahalaga po yun sa
sa kanya na once na sinasubscribe mo siya, is updated ka po sa lahat ng mga videos at mga vlogs o ano pa yung channel niya, updated ka po sa lahat ng mga ginagawa po noon. Yun. Tapos, balik ka ulit doon sa livestream na kung saan siya nandun. Gawin mo ay sa inform mo siya. Halimbawa, si Banana Channel ang pinuntahan mo, sabihin mo doon na Banana Channel, done na po in your house. Pakibalik na lang po. Yan. Itatawag na sub to sub. Yun. Ganyan talaga ginagawa ko. Hindi na po ako dati talaga nagpapauna na ako ang puntahan. Ako talaga na muna po doon punta sa kanila kasi pwede po talaga mabalikan po tayo lalo nang mag-iwan po tayo ng tamang bakas. So, actually ako guys, experience ko talaga is mayroon po akong 700 spam o losses ng aking subscribers. Ang aking subscribers ngayon is at nasa 1,000, actually is nasa 1,290 subscribers na po ako. 1,290 round to 1,300 na po. So, ako, ang aking subscriber talaga na losses is 700 plus. So, 2,000 plus na sana, di ba? Bakit nawawala? Bakit nawala po yung mga subscriber na dumikit sa akin? Kasi minsan, dun po yung sinasabi ko kanina, spam. Hindi tamang bakas. At minsan, pagpunta nila sa aking channel, nag-subscribe lang agad. Hindi na panood ang aking videos, kaya maaari silang malaglag talaga. Ganun po yan. Ganun din po ang aking ginagawa minsan. Pumunta po ako dun sa isang channel, hindi po maganda yung bakas na iniiwan ko o comment, is maaari din po mas spam. Kaya minsan, naisip mo talaga na hindi ka binalikan. Yan, napakalupit po at napakahigpit ni YT sa mundo ni YT, di ba? Kaya yun, tulad po sa akin na nagkaroon po ako ng 1,000 subscribers, so share ko lang po sa inyo kung bakit is kung ano ba talaga yung mga dapat gawin natin para magkaroon ng 1,000 subscribers. Yun. So, wag natin kalimutan po talaga guys sa mundo ni YT yung makipagkaibigan. Magkaibigan po tayo kasi once na nakipagkaibigan po tayo sa kanila is napansin po tayo nila at saka yun ba yung mag-support po tayo talaga sa kanila is may mga tao talagang babalikan ka talaga kasi alam nila na nagsusupport ka sa kanila ng bonggang-bongga. Kasi dati ang bilis lang talaga mangisda yung sabihin, no, maghanap ng mga subscribers at to sub. So, binago ni YT ngayon yung patakaran. Dati kasi pag-click mo lang sa phone ng pangalan ng channel na yan is lalabas na kung sa yung bahay ngayon, kailangan mo pa i-type. Kung di laptop ang gamit mo, mahirap. Ganun po. Ganun pa, kaya yan lang po ang masishare ko sa inyo about po sa aking channel. Kung kunting share ko lang po ito para sa kalaman ninyo at sana may nakuha po kayong tips kung ano po yung based lang po ito sa aking naranasan at sa aking natutunan po dito sa mundo ni YT. Kaya yan po, sana mayroon po kayong nakukuha at napupulot ng tips na about sa aking natutunan at naranasan dito po sa mundo ni YT bago magkaroon ng 1,000 subscribers. So, maraming salamat guys sa inyong panood. Yan, sa lahat po ng mga hindi pa po kadikit ko, yan, na sa lahat pa po na hindi pa po nagsusubscribe sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at para updated kayo sa aking mga vlogs at videos na ina-upload. Maraming salamat po again. Bye-bye!